Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Ibinida ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kasalukuyang ekonomiya ng bansa sa kabila ng nararanasang pandemya. Ito ang pambungad ni Marcos sa kanyang unang State of the Nation address sa Batasang Pambansa. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na dapat bigyan ng prioridad ang sektor ng agrikultura upang matugunan ang pinangangambahang food crisis. Kasabay nito, ayon sa kanya, isusulong niya ang modernisasyon para sa agrikultura at hikayatin ang mga kabataan na kumuha ng kursong may kinalaman dito na magre-resulta sa mataas na produksyon. Binigyang diin ang chief executive na kung mataas ang produksyon sa bansa nang hindi umaasa sa pag-aangkat ng produkto, madaling maibababa ang presyo ng mga bilihin. Sinabi rin anya na maglalaan ang kanyang administrasyon ng pautang para sa mga magsasaka. Bukod pa rito, binanggit ng presidente na ipatutupad niya ang isang taong moratorium sa pagbabayad ng amortisasyon sa mga lupain ng mga magsasaka. Magpapatayo rin anya ng dagdag na farm-to-market road ang pamahalaan upang mapabilis ang pagluluwas ng produkto sa mga pamilihan upang mabawasan ang gastusin ng mga magsasaka. Isa sa inaabangan tuwing SONA, hindi lamang ang talumpati ng Pangulo ng Bansa kundi maging ang kasuotan ng mga mambabatas, mga opisyal ng gobyerno at iba pang imbitado sa okasyon. Sa pagdalo niya sa pagbubukas ng 19th Congress, tawag pansin ang kasuotan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio dahil sa tradisyonal na bagobo tagabawa dress mula sa indigenous tribe ng Davao, isa sa pinakamalaking grupo ng indigenous people sa Southern Mindanao. Pero inihayag ng kampo ng Vice Presidente na hiniram lamang ang kasuotan dahil buwan ang binibilang bago matapos ang ganitong kasuotan. Si Senator Nancy Binay, ang isang eleganteng Filipina na terno ang suot sa pagdalo niya sa unang regular session ng mataas na kapulungan. Ang misis ni Senator Chis Escudero na si Heart Evangelista, isang kulay puting modern Filipina na dress ang suot. Isang black and white na Filipina na terno naman ang suot ni Senator Grace Pon na handwoven mula sa Tibuli Tribe, habang si Senator Risa Ontiveros ay nakahusi dress na may burda. Isang black and blue modern version na terno naman ang suot ng presidential sister na si Senator Amy Marcos. Samantala, tradisyonal na barong Tagalog naman ang kasuotan ng mga kalalakihan. Pumalo na sa 4 ang namatay sa nangyayaring diarrhea outbreak sa Davao City. Naiulat ngayong araw na mismong empleyado ng Davao City Health Office ang 4 na namatay dahil sa severe dehydration at acute gastroenteritis. Ayon kay City Health Office Chief Dr. Ashley Lopez, na pag-alaman ng mga biktima ay pare-parehong nakakain ng topyaka sa Toril Night Market. Pansamantala namang sinuspindi ng LGU ang operasyon sa nasabing night market para sa isasagawang investigasyon sa mga food stalls sa lugar. Samantala, nasa 261 na ang kabuang bilang ng tinamaan ng diarrhea sa syudad. Asian record holder. Gumawa ng kasaysayan si Filipino pole vaulter EJ Obiena sa World Athletic Championship sa Oregon, United States ngayong araw. Siya ang kauna-unahang atletang Pinoy na nakasungkit ng medalya sa World Championship matapos niyang makuha ang bronze medal sa pole vault final. Binasag niya rin ang kanyang personal at Asian record sa pamamagitan ng 5.94 meter high clearance. Nasungkit naman ni Swedish pole vaulter Armand Duplantis ang gintong medalya at nakapagtala ng world record na 6.21 meter high clearance. At sinundan naman ito ni American pole vaulter Chris Nielsen na nakakuha ng silver medal. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.